maligayang pagbabalik kaibigan. Sa videong ito, ang pag-uusapan natin ay ang 10 pinakamahal na lumang perang papel sa buong mundo. Pero kapatid, bago natin simulan ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng mga ganitong video ay mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga futures upload natin. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo at kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksik ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming maraming salamat. Kapatid, alam mo ba na maaari kang kumita ng malaking halaga sa pagbebenta lamang ng mga lumang pera? At alam mo ba na may mga lumang perang papel na abot ng milyones? Dahil sa ito ay kakaunti na lamang sa mundo at ginawa pa ito noong mga taong 1890 hanggang 1918. At dala rin ng mga lumang pera na ito ang kasaysayan ng isang bansa. So kapatid, gusto mo na ba silang makita? So tara, simulan na natin. Number 10, Philippine 2 Peso. Kapatid, ito ang unang perang papel na may halaga sa listahan natin, ang Philippine 2 Peso Paper Bill. Marami ang mga taong naghahanap at naghahagilap ng ganitong klaseng perang papel dahil nga sa ito ay masasabi nating antik na. Ginawa ang perang ito noong mga taong 1903 hanggang 1983 at sa ngayon nga kapatid ay marami kang makikitang taong naghahanap ng ganitong klaseng pera para ito sa kanilang koleksyon. Nagkakahalaga ng 2,000 to 5,000 pesos ang halaga ng mga ito at alam mo ba na maaari pa yung tumaas kung sakaling legit at bago pa ang hawak mong pera. Dahil kapatid, sa ngayon ay marami ng imitation ng ganitong pera kaya mag-iingat ka bago ka bumili ng perang papel na ito. Number 9, 1929 Bank of New Zealand Bank Note. Kapatid, alam mo ba na ang New Zealand ay gumamit ng sterling system noong taong 1967 para ito sa pag-imprinta ng mga perang papel sa Europa bago ito ipadala sa ibang lugar. 1934 naman kapatid, nang unang inilabas ito sa merkado at ang unang bangkong nanguna dito ay ang Bangko ng New Zealand. Makikita sa perang papel na ito na nakasulat ang petsa ng pagkakagawa at makikita din ang hari na si Maury Tauhiao. At alam mo ba na ang perang ito ay nagkakahalaga ng 9,747 euro na kung sa pera natin ito ay aabot ng 568,000 pesos. Number 3, Ming Dynasty Banknote. Kapatid, pangalan pa lang ng perang ito ay nakakamanghana. Sa pagbanggit pa lang ng pangalang Ming Dynasty ay masasabi mong noon pa ito ginawa. At alam mo ba na nilikha ang bagay o pera na ito noon pang 1368 hanggang 1398. Sa panahong yan kapatid ay wala pa ang magulang ng magulang ng magulang natin. Pero ang pera na ito ay nalikha na. Makikita mo lamang ang perang papel na ito sa isang museo at ito ay nagkakahalaga ng 50,854 euro na kung sa pera natin ito ay aabot ng 2,963,000 pesos. Number 7, 200 Guilders Banknote. Marami ang mga tao nagbabaka sakali na magkaroon sila ng perang ito. At alam mo ba na noong taong 2013 ay naibenta na ang perang ito sa isang auction sa halagang 44,280 euro na kung sa pera natin ito ay aabot ng 2,581,000 pesos. Ganyan po kalaki na ibenta ang perang ito. 200 na piraso ang nirelease noong taong 1860 at sa ngayon nga ay iilan na lamang ang nasa mundo. At sa katagalan nga ng panahon ay maaari na itong mawala sa kasaysayan. At pag nangyari yun kapatid
ay maaari ding tumaas ang presyo ng perang ito. Number 6, 1 million pound banknote. Ang perang ito, kapatid, ay alam mo bang 9 na piraso lamang ang ginawa sa buong kasaysayan? At ang perang papel na ito ay kilala sa tawag na Giants. Inimprinta ang perang ito noong mga taong 1948 sa ilalim ng Marshall Plan. At alam mo ba, naiilan na lamang ang ganitong pera sa mundo? At noon ngang taong 2011 ay nabenta ito sa halagang 131,000 euro na kung sa pera natin ito ay aabot ng 7,641,000 pesos. Ganyan po kalaking halaga ang 1 million pound banknote. Number 5, Australia First Official Banknote. Ang perang ito, kapatid, ay alam mo bang iisa na lamang sa mundo? Marami ang mga taong namangha at nagtaka kung bakit iisa na lamang ito. Kilala ang perang ito sa tawag na Bank of New South Wales. Nilikha ang perang ito noong April 8, 1817 sa Sydney, Australia. At tinanggalan naman ito ng halaga noong May 4, 1982. Nagkakahalaga ang perang ito sa ngayon ng 10,888,000 pesos. Number 4, Zanzibar 1908 20 rupees banknote. Kapatid, ang pera na ito ay ang pinakamahal na perang papel sa Afrika. Kaya naman marami ang mga tao nagbabaka sakali na makakita ng ganito dahil sa isang iglap ay maaari silang maging milyonaryo. Halos 100 taon na nang naimprinta ang perang ito. At sa ngayon nga ay kakaunti na lamang sila sa mundo. Pero kapatid, iisa pa lamang ang nakikita. At alam mo ba na nagkakahalaga ito ng 190,000 euro na kung sa pera natin ito ay umaabot ng 11 million pesos. Number 3, 1924 Australian Banknote. Kung ang number 4 natin, kapatid, ay ang pinakamahal na perang papel sa Afrika, ito naman, kapatid, ito ang pinakamahal na lumang perang papel sa Australia. At alam mo ba na noon ay meron itong 1,000 na piraso na nabili sa halagang 1 million euro na kung sa pera natin ito ay aabot ng 59 million pesos. At sa ngayon nga, ang perang papel na ito ay nasa isang museo na. At kung sa paglipas ng panahon ay meron muling makitang ganitong klaseng pera, ay alam mo bang mabibili ito sa halagang 4 million pesos kada isang piraso. Number 2, 1891 Red Seal $1,000 bill. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy, kapatid. Alam mo ba na nagkakahalaga ang pera na ito ng 2,120 euro na kung sa pera natin ito ay aabot ng 123 million pesos. Napakalaking halaga para sa isang lumang pera. At yun nga, ayon pa sa mga nabasa ko na ang perang papel na ito ay dalawa na lamang sa mundo at ang isa ay nabenta na. Ito rin ang pinakamahal na lumang perang papel sa mundo. Pero biglang nagbago ang lahat nang pumasok si number 1. Number 1, 1890 Grand Watermelon Bill. Ang 1890 Grand Watermelon Bill ay ang pinakakilala at pinakasikat na perang papel sa mundo. At alam mo ba na nagkakahalaga ito ng 2,791 euro na kung sa pera natin ito ay maaaring umabot ng 162 million pesos. Kapatid, isipin mo, ganyang kalaking halaga ang perang ito. Pero ito ang malaking katanungan dyan. Bakit nga ba ganito na lamang kalaki ang halaga ng perang ito? Ito yun, kapatid. Alam mo ba na ang perang ito ay nag-iisa na lamang sa mundo at daladala pa ng perang ito ang history ng Amerika o ang American Financial History.
So kapatid, nakita mo na ang 10 pinakamahal na perang papel sa mundo. Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. At syempre bago tayo magtapos, shoutout muna sa mga taong ito. So this is Win YT. Maraming salamat sa pagsuporta nyo.